Hello po mga mommies, welcome back again sa ating YouTube channel. Ito pong vlog ko ngayon mga mommies is yung mga common question ng mga nanay about sa kung normal po ba yung hindi araw-araw na pagdumi ni baby, depende kung exclusive breastfeeding siya, kung formulated milk ang ginagamit niya, or depende din po kung ilang taon na po siya. Ang mga sanggol po na wala pa sa edad na 6 weeks ay dapat po araw-araw na nagdudumi. Pero may mga baby din po na hindi sila araw-araw makadumi, pero as long as hindi sila irritable, wala pong problema doon. Sa mga breastfeeding babies naman po, ang mga sanggol naman po mga mommies na ang edad ay 6 weeks pataas ay normal lang po na hindi nakakadumi araw-araw. Ibig sabihin lang po nun na inaabsorb lahat po ni baby ang nutrients na galing sa gatas ng ina. At napupunta ito lahat sa kanyang katawan nang walang tapon. As long as hindi po matigas ang tiyan ni baby at hindi siya irritable, wala pong problema doon. Dapat po ma-check nyo parati kung matigas yung tiyan ni baby dahil hindi po yun normal. Dapat po malambot po ang tiyan ng isang sanggol. Madalas po mga mommies, yung mga baby na breastfeed, exclusive breastfeeding, is umaabot minsan sa 3 days, 5 days, 1 week, at 2 weeks ang pinakamatagal po bago sila magdumi. Sa mga baby naman po na kahit 1 day old pa lang, mixed feeding man yan or formulated milk ang ginagamit, dapat po araw-araw silang nagdudumi. At kung hindi po nakadumi yung baby ninyo, within 2 days, kailangan na po ninyo silang ipa-check up sa kanilang mga pedia. Ang mga baby naman po na lagpas 6 months na, syempre kumakain na po yan ng mga solid food, dapat po araw-araw na po silang nakakadumi. So para po maiwasan ang constipation sa mga baby natin, lalo na po yung mga 6 months kasi kumakain na sila ng solid food, dapat po ang ipakain natin sa kanila is yung mga rich in fiber foods. Katulad na lamang po ng papaya, soyote, saging at iba pa pong mga rich in fiber foods. Tayo mga nanay din po, kailangan i-check din natin yung mga kinakain natin na pwedeng mag-cause kay baby ng allergy at mag-manifest ng constipation. Katulad na lamang po ng mga cow's milk, seafoods, at saka chocolates po. Hindi po araw-araw nakakatumi si baby mga mommies, pwede po nating gamitin yung I love you massage at saka po yung bicycle exercise araw-araw para po ma-stimulate yung tiyan ni baby. Hindi rin po inirekomenda ng breastfeeding doctor's advocate ang paglalagay po ng suppository sa puwet ng mga baby kung hindi sila makadumi, at hindi rin po nila inirekomenda na tusukin yung puwet ng baby ng cotton buds na may kasamang oil kasi hindi po yun nakakatulong sa mga babies, kundi nagkakaroon po sila ng trauma at hindi nare-resolve yung talagang problema kung bakit hindi nakakadumi araw-araw ang isang baby. So mas mabuti po na hanapin natin yung solusyon para ma-resolve yung problema kung bakit ba hindi magawa ng baby na tumae sa araw-araw. Hindi po yung pinipilit natin yung baby na magdumi, hindi naman po yun yung nararamdaman nila. Disclaimer lang po, hindi po ako expert, hindi ako doktor. Yung mga sinishare ko lang po is through research po at saka yung mga na-experience ko din po sa dalawa kong Say anak. Say hi baby, hi! Hi flying kiss! Very good! Kung lahat po nang nabanggit eh, nagawa na po ninyo is wala pa rin effect, mas mabuti pong magpa-consult na po tayo sa mga pedia natin. Okay, lamang po at sana may natutunan po kayo sa vlog kong ito. Don't forget to subscribe!